What's up mga ka-switch? So magandang araw po sa ating lahat. At nandito na naman po ang inyong lingkod. So araw po na ito is tayo ay magbibigay na naman po ng mga konting kaalaman about sa switch or sa paggawa ng decoration sa ating mga cakes. Yan. Yung ginagamit po ng mga dekorasyon na tsokolata para sa toppings ng ating cake. Yan. So, hello mga sweet, tayo nagbabalik at dito na po, nakahugas na po tayo ng ating kamay at ang susunod na step is atin pong ilalagay ang ating apron. Yan, ilagay na po natin ang ating apron, ang paborito nating apron. Yan, makikita niyo ba ako mga sweet? Yan. Yan, so ilagay natin ang ating apron at saka natin susunod ang hairnet. Para hindi madumihan na po ang ating gagawin sa araw na ito. Ayan. Saka natin isusunod po ang gloves. Ayan na po ang gloves. Ayan. Sunod natin ang gloves. Para hindi malagyan ng dumi ang ating gagawin. So, ang unang-una po ipapakita ko sa inyo is kung paano po gumawa ng three finger na tinatawag sa paggawa ng chocolate na pinapasok sa cake. Ayan. So, unang-una po, ang ating pong gagamitin dito is ang mayroon po tayong papel at saka yung dark chocolate. Ang unang-una pong ipapakita ko sa inyong ingredients dito sa paggawa ng sinasabing mga pinagdi-decor sa cake ng mga chocolate is ito po, dark chocolate. Yan, dark chocolate siya. At tinunaw ko na po siya kasi ito matigas, ito mga sweet. Matigas po 'yan pagka talagang buong-buo pa siya. Kaya kailangan talagang ipainit. Ipainit talaga. So, ang susunod po is ang ating hulmahan. Ayan, meron po tayong hulmahan na para maging roll yung chocolate natin gagawin. At saka ito pong mga papel na gagamitin. Ayan lang po ang ating kagamitan na gagamitin sa paggawa ng mga decor kumbaga, gagawin nating pang decor sa mga cake na chocolate. Yan. So ayan mga ka-sweet, so hindi nyo po yata ako makita, so bahala na kung hindi nyo ako makita, basta importante makita nyo kung paano yung paggawa ng chocolate. Yan, so unang-una po sa lahat tayo po ay gagawa ng pang suntik natin at magro-roll po tayo ng mga papel para so yung paglalagyan natin para maisuntik natin yung paisuntik natin yung chocolate. Ayan. So haluin po natin ang chocolate. Ayan. So haluin po natin para lumambot siya ng lumambot kasi pag tumigas ito wala na, hindi na natin mapapalabas yung talagang natural na tulas niya kumbaga. At ngayon naman po yung umpisahan natin siyang isumpit. Ayan, susumpit natin. Susumpitan natin siya. So, ang unang-unang gagawin natin style is yung Nip chocolate. Ang tawag namin kasi dito is Nip chocolate. Yan. So, papakita ko po sa inyo kung paano po rolyuhin. So, papakagat mo lang siya sa hulmahan. Yan. Pag napakagat mo siya sa hulmahan, saka natin ilalagay sa baba. At saka natin lalagyan ng chocolate. Yan. Lalagyan po natin siya ng chocolate. Para-paraan lang mga ka-sweet, para-paraan yung paggagawa ng dekorasyon. Kasi ala po tayo talagang itong sariling discard lang talaga. Kasi dito po sa amin is ala pong kumpletong gamit kumbaga. So mga ganyan. So ayan lang, nakapaglagay na tayo ng tinatawag na hulmahan dito sa baba. So makikita nyo mga ka-sweet kung paano ko po siya titirahin na gagawa. Yan. So kaya kailangan tumutulo talaga yung tumutulo yung chocolate. Yan. So unang step kong gagawin natin is ilagyan po natin siya ng mga pakalang. Yan. Makikita nyo po mamaya ang kalalabasan ng aking ginagawa. Yan. So saka natin ilagyan sa tagiliran. Yan. Sa kapila. Yan. So, pag tumigas po yan, lalabas po talaga yung shape niya.
lalabas yung shape niya. So, another design tayo. At gagawa din tayo ng design dito. Tripping gear na sinasabi ko. Ayan. Paggawa ng ganito, madali lang. Mga sweet. Madali lang po. So, papakita ko lang sa inyo yung mga style kung paano ang scarf kaya. So, ang pangatlong step is, saka natin sa papahirang ng ating daliri. Ayan. Papahirang po natin sa ng ating daliri para magkaroon siya ng pulma. Yun. Papakita ko din sa inyo kung paano yung dinugahan ko ng chocolate. So, ayan. Meron na po tayong nagawang design. So, dagdagan pa natin. At saka po yung ilalagay natin sa mga cakes. Kailangan po lahat ng video ko panuurin nyo para magkaroon kayo ng idea. Ayan. So, pahit-pahit lang ito. Discard ko dito. So, mga design lang na simple. Simpleng-simple lang na gawin. Kumbaga. Kumpara sa akin ha. Simpleng-simple. Ayan. Meron na po tayong nagawang 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, 15 piraso po yung 3 finger. At saka, isang piraso lang itong ipapakita ko dito sa ano net chocolate siya. So, sandali. So, ayan na po mga kasweet. Ito na po yung nagawa natin. So, patitigasin lang po natin ng konti. Habang hinihintay mo natin na tumigas, is, ano, magpalit mo, maglagay mo na tayo ng gloves. So, sa paggagawa po ng pang-dekorasyon, marami po tayong alam sa mga discarte o design pwedeng gawin sa dekorasyon. Pero ito lang po muna yung kaya kong ilabas ngayon dahil meron po tayong trabaho, kaya hindi po lahat is makapakita natin. Kaya maintindihan niyo po ako. Yan po. So, tignan po natin ang kalalabas nito pag tumigas. So, actually, pwede na siyang ipakita sa inyo mga kasi. Ayan na po siya. Ayan na siya. Meron na po siyang ano. Ayan, ayan po yung sinasabing tripping gear na sinasabing chocolate yung design dito. So ayan, papakita ko sa inyong lahat yung nagawa. Ayan. So marami-rami din ito. Marami na pong cake na madidekorasyonan itong ganitong style. Ayan. At ang isa naman po yung sinasabi ko sa inyo na magandang pang design din na net. Kumbaga net na tinatawag ito. So okay na po siya. So napapansin po ninyo na bakit, papaano yan? Papaano yung kasuit? Papaano yung pang-dekorasyon yan? May papel. Ayan. So alisin po natin yung papel na daan-daan. Ayan. So ang kinalabasan po nito is ganyan po. Ayan. Ayan po yung magiging style niya. Ayan. At pwede po natin ilagay yan sa cake. Ayan po. Ayan. Ayan na po siya. So maganda po yung pagka-ano niya, pagka-gawa. Ayan. Kikita po ba ninyo? Ayan. So, yan po. Yan po ang ating nagawa sa araw na ito. At naipakita ko po sa inyo. Naipakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng mga pangdekorasyon ng cake, ng mga chocolate. So, ayan na po mga kasweet. So, meron na po tayong cake dito. At atin na po ilalagay ang dekorasyon o idadagdag ang dekorasyon na aking ginawa. So try po natin para makita nyo po ang kalalabasan ng pagdedekorasyon ng cake. So atin pong ilalagay una ang tripping gear. Ayan, yung tripping gear na ginawa natin. Tutusok lang po natin yan. Ganun po kadali. Saka, ito naman is ibang style din naman ito. So mamaya pong ipapakita itong net na yan. So ito po ang kinalabasan ng ating ginawang decoration. So yan, para siyang natapak. Ang ganda na po siya. Ganda po yung pagkagawa ng ating yan, chocolate na idinidecor sa cake. So yan po ang purpose ng mga 3 finger na ginagamit namin dito. At ito din po ang isa. Sinasabi ko sa inyo, pwede po siyang ibalagbag. Yan. Pinalagbag natin at pwede din natin siyang lagyan ng pakpak. Yan. So yan na po yung kinalabasan ng ating ginawa. Maganda na po siya, magandang tignan kasi meron na siyang decoration. So, yun po ang advantage ng mga ginagawa nating pang decoration dahil talagang ano mapapaganda niya yung mga cake na ating ginagawa. So, sana po may natutunan kayo sa aking video at marami
maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta. At ulitin ko po, or bago po tayo mag-subscribe sa aking channel, please watch before you subscribe sa aking channel. Para naman po maganda yung pagpasok nyo o pag-subscribe po. Maraming maraming salamat po. And see you in my next vlog. Salamat po and God bless. Bye bye mga kasweet. Bye bye po. Bye bye.